Sa labas kami guys, kasama ko yung mga halimaw ko. Iniwan ko yung dalawa sa bahay. Hindi ko kaya maglabas ng apat na aso. Saka dinadambahan nila yung mga ano, mga pusa. Nagagalit yung mga kapitbahay kasi nagaano sila na tumatahol. Ang lalakas pa naman ng tahol nito guys. Tatay yan. Ganyan sa pagtatay, gusto niya merong susundot sa puwit niya. Beste nga nito, Pepsi. Ah, tumay ka na? Nagkarampot lang yung tinae mo. Wait lang, sagit lang. Dumi na yung ano, paa mo. Kung doon sa ano, lumusun siya doon sa may puti kanina. Dumi na pa, uy. Lilinis na naman ako mamaya na ito. Ano? Punta tayo doon sa baba, ali. Galing ka. Walang katapos ang ihin niya. Hati, chabok, chabok, chabok. Pepsi! Ya oglu, hari siya ru yuro yuro. Ganyan sila pa nakakawala guys ng anong bahay. Gustong-gusto kasi nasa labas kasi para sila nakakulong sa bahay. Hindi namin may labas kasi may trabaho lagi kami guys. Kaya kapag may time to, may kagaya nito may time ako. Ang ganda ng palanggal. Kalimutan ko yung kalasag ko sa mata. Kasi yun, nasisinaga yung mata ko, sumasakit guys. So, may babae doon natakot sa aso. So, sumasakit yung mata ko kapag nasisinaga ng araw. Hindi ako makamulat na maayos. So, ito yung problema ko sa mata ko guys. Kaya lagi dapat ako may sunglass. Yung sunglass ko na iwan ko sa bahay. Nagmamadali kasi ako kasi yung isang aso ko gusto din tumakas. Sumama. Nagtatahol dun. Magalit na naman yung kapitbahay ko na ito. Tumatuwa sa gusto nila dito nakawala sa paraiso. Diyan yung tambayan namin sa baba yan. Diyan yung tambayan namin. Yan ang gusto nila puntahan. Ang ganda guys na ano. Sikat ng araw, malo delikado lang kasi maraming bubog dito. Maraming nagiinom. Paggabi, maraming nagiinom dito kasi itong place na to madilim. Wala, yung street light niya malayo dito sa ano. Kasi po mamayari ito ng taga rito na nasa ibang bansa. So pinabihan lang tanggal ito guys. So delikado siya paggabi dito. Si Prati pag nawawala ako, nangangarap ka agad eh. Itong lugar na ito guys, isa lang sa tinatambay namin kasi ito lang ang pre malayo sa ano, sa kapag umaga walang masyadong tao, malayo sa mga, kasi marami dito mga kapataan na mga salbahe. So ito lang yung pinupunta namin place na malapit sa bahay kasi malalayo, kailangan magsasakyan. Pag umaga, hindi siya risky. Pag gabi, sobrang delikado. Ang dami nagiinom. May mga ano dito. Alak. May mga bote. Yan. So, delikado siya pag ano gabi. Pwede ka magpahamak. Pag-trip ano mati rito. Tuwa-tuwa na naman yung alaga ko. Gal, papi. Pepsi, gal, hadi, sabok. Hadi. Ano lang kami dito guys, mga half hour kasi papasok na ako ng trabaho. Naghintay na si Baba dun. Pasok ko.
mamaya mga yun 12 o'clock 12 o'clock up to 6 o'clock or 7 p.m. ng gabi, 7 in the evening. So yan, isa-isa lang sa kahit konti guys. Pag nakabili na lang ng if ever magkaroon ng pera, magkaroon ng sarili ng bahay dito, if ever dito, dito ako tumira sana. So masarap dito mamuhay guys, kasi madali lang kumita ng pera. Mataas ang inflation rate dito sa Tarki. Mataas sa lahat ang bilihin, pero maraming trabaho. Basta marunong ka lang magsalita ng salita nila yung Turkish. Saka yung kapag nagkaroon ka ng business dito at pumatok, talagang kikita ka talaga, kasi mayayaman yung mga tao dito. So pag pumatok yung business mo, yan, continuous na yun, continuous na yung kita mo, yayaman ka dito. Madali dito kumita ng pera kasi mga tao mapapera. Pero kapag wala kang pang business, well, nagtrabaho ka lang. Na kapag ano, nagtrabaho ka lang dito, dito sa ano, sa kuwari sa place ko, pag foreigner ka, sahod mo ng Turkish lira. Pero pag sa bandang mga Istanbul, Izmir, Ankara, Antalya, yung mga part na yan, ang sahod yan dollars. So malaki yung sahod dito, maliit lang. Pero pag businessman ka naman, pag may business ka, yun nga sabi ko, malakas kumita dito ng pera. Magaling ka lang umawak ng business, at yung business na itatayo mo is pag pumatok, kikita, yayaman ka dito guys. Dito isa-isa sa mga city dito sa Southern Turkey na underdeveloping pa lang siya, pero ang dami ng mga establishmento na ginagawa, especially sa construction. Malakas kumita ang construction dito sa mga restaurant, cafe, sa mga cafeteria, yung mga coffee shop na yan, kasi marami itong turista. Kasi ito, isa ito sa pinaka popular na syudad, kasi nga ancient siya, old city siya ng napaka-historical niya. Marami mo din makikita mga lumang simbahan. Dito din makikita mo guys yung simbahan diyan. Diyan sa pantry niya, mas yung simbahan. Diyan din na nag-stay si ano, si Mama Mary. Lumang simbahan na siya, almost 500 years old na. At dito naman, diyan din sa banda diyan, marami din ano diyan, marami naman yung school na sobrang tanda na rin. Siguro isang araw mapuntahan natin guys, papakita natin sa inyo. So napaka ano dito, napaka crowded sa turista, lalo na pag start ng September yan, medyo nag-change weather na yun. Up to December yan, January sobrang lamig, na February wala masyadong turista. So doon kumikita yung place nila. Kaya maganda dito kapag nag-business ka, yung ano, coffee shop or restaurant, basta food industry, malakas dito. Prapin na regid your soul. Alas 12 na guys. So balik na kami sa bahay guys, kasi papasok na akong trabaho. So bye-bye na Pepsi, bye-bye na, hadi, bye-bye na. Gal, hadi. Bye-bye na, hadi. Tama na yung kalating oras, okay? Bye-bye na guys.